Magandang araw mga kalupa. Tayo ay titikim ng pinya at sa kasalukuyan ay ito. Pumuputi itong ating kasama na katiwala dito sa pinyahan, no? Ito palang pinya na to, kahit medyo ganyang medyo maberde at sagad na sa gulang ay hinog na. Ito po mga kalupa, oh. Laki. Yan po ang ating model ng pinya, girl. Ayaw pumayag na mabidyohan ng ating model na pinya, girl. Ayaw po mga kalupa. Ito, ang laki. Ang laki po mga kalupa ng pinya dito. Pero assorted na rin po siya. Mayroon po siyempre hindi lahat uniform. Yung pong maraming supling ay medyo maliit din yung bunga, pero majority malalaki. Tamang alaga din pala ang kailangan, inaabunuhan. At ito pala yung full maturity ay taon. Sabi nitong ating kasama dito, yun, namumuti dun sa kabilang dulo, ay 2 taon bago pakinabangan ang bunga. Medyo matagal. Kaya pa, ala dagat, dapat pala talaga ay sa mga bulubundok yung itinatanim, para yung lupa na hindi masyadong kumbagay ang production ay medyo mabagal, pwede ito. Ayun, no, bilis. May order tayong 100. Sir, 1 taon at 5 buwan harvest. 1 taon at 5 buwan daw pala. Matapos bumuo ngayon, kuya, no? Ganun katagal. 1 taon at 5 buwan. Yun nga. Kaya pala sabi nung ating in-interview kanina, halos 2 taon bago pa talaga pakinabangan itong ganitong pinya. Ayun. At palibasa tayo ay hindi bihasa sa ganitong klase ng crops. Ay minsan katakataka na ganito pala katagal bago pa tayo makatikim ng bunga. Pero yun nga, sinasabi natin mga kalupa, ang pinya ay pipwede doon sa mga bakanting lugar natin, kahit naman siguro hindi bulubundok yun, na ang production nga ay hindi pwedeng ibang crops. Ito ang totoo niya, ang lupa nito ay mabato-bato. Oh, yun, ang laki. Oh. Ilang beses nag-aaburo, kuya? 3 beses sa loob ng 1 taon kalahati. Ayun mga kalupa, lalaki. Kaya malalaki dahil 3 beses inabunuhan. Anong klaseng abono kuya ginagamit? Bulaklak. Bulaklak triple? Tapos Gloria. Gloria, magkahalo? Hindi, sa bunga na yung Gloria. Pag may bunga na? Oo. Pagka yung ano pa lang, yung wala pang bunga. Okay, ah. Ayun mga kalupa, oh. Kailangan din talaga eh, matyaga. Pero palibasa isa na yan sa sila dito, kahit medyo nga matinik-tinik yung pinya. Pero itong pinya na to, ibang baranda, no? Hindi yung matinik, ano? Hindi, sir. Kasi may pinyang matinik, di ba? Oo. Oh. Oh. Ito po yung brand na walang masyadong tinik. Kala ko mag-harvest sila, ano eh. Ay, ayaw po mag-harvest. Baka daw masugatan ng binti, eh. Ano? Ayaw nga po magpa-video, eh. Hoy, pinya, ito po, ibibidyo natin si pinya girl. Ay, bakit? Itrabaho mo namang yan. May remembrance ka nga dito sa vlog ko eh, ayaw mo pa. Ayaw ka ano pa, ayaw magpa-video nitong ating pinya girl. Ayaw rin mamitas dahil baka daw magasgas ang binti. Eh, ito pong variety po ng pinya na to, ay ito daw po yung hindi masyadong matinik. Kasi kung inyong mapupuna, may mga pinya na talagang napaka tinik ng mga dahon. Pero ito po eh parang medyo makinik. Ha? Ito nga po ating mamimitas, nakashort ni, wala kang leggings. Eh, ibig sabihin, eh walang implikasyon sa ano, sa gasgas ng binti. Oh, puno agad. Napakabilis po palang mamuti. Akala namin eh, tagal na tagal putihin ng pinya. Eh, paksi lang pala ng paksi. At yun po. At itong klase ng mga supang na to, ito daw po pala ang kanilang ginagamit na pang tanim muli.
pinaka-supling na ito. Hindi daw po pala itong nasa ibabaw mismo ng bunga na yan. Yung mga ganitong klase, hindi daw po pala yan ang itinatanim. Ito daw po palang mga supling na to sa ilalim ng puno, sa tagiliran ng mga puno. Kaya kagaya niyan, ang daming supling. Kaya pala sila dito, kapag ganitong may tanim, kapag magre-replant, ay dito na rin kinukuha sa supling ng puno na ito, na tuloy-tuloy po nilang ginagamit. Halimbawa, kinultivate nilang muli nitong panyahang ito, iiwihin nila itong mga supling na to, at ito po yung kanilang itatanim muli. Diba? Kaya minsan din lang pala kukuha talaga ng supling ng pinya. Kung ikaw isiseryoso sa ganitong klase ng paghahalaman, ay isang bis ka rin lang kukuha ng supling kung wala ka pang supling para itanim. Dahil mga susunod na, galing na rin siya dun sa tinanim mo. Ayan o, kagaya niya, nalalaki. Madali pong mag-reproduce ng kanyang similya. At napakarami pong vitamina ang nakukuha natin sa halaman ng pinya. At yun naman ito to. Yun naman po ay proven. At napakaraming advertisement na maraming magagandang vitamina ang nakukuha natin sa pag-consume ng pinya. At dito po sa Tagaytay, ay ito po ay isa sa pinaka main crop ng City of Tagaytay. Ang main producer po dito sa Southern Tagalog ng pinya. Salamat sir sa inyong tulong sa pagpuputi. Puputi ako ng isa dito, kuya. Isa lang ha. Ito ha. Oh, ito, mga kalupa. Oh. Puputi na ako. Ganito lang. Oh. Papaksin lang ito. Tapos, yun. Alright. Laki, mga kalupa. Oh. Ito yung sinasabi nilang jumbo sa kasalukuyan. At ito na yung pinakamahal. Ang ating pinya sa Tagaytay. Bumunga yan, tiyan, ang ganitong pinya pagka napitasan na. Pangalawa lang ho. Dalawa lang, tapos tanim na ulit. Di ba sisibol siya ulit? Opo. Pero tatanggalin mo ito. Tatanggalin mo ito. Yung pinakapuno. Ito. Pero iwan mo yung sibol. Yun ay pasasalay mo ulit. Yun ang abunuhan. Tapos lagyan mo ulit ng abono para lumaki siya. Paano po kadaming abono? Isang kilo? Hindi naman. Isang dakot lang, ganun. Ito pa yung abono sa gitna yan, talas na ano yan. Hindi, ito daw yung, ito yung variety tiyan na hindi masyado matinik, ano? Mayroon tiyan, ano, sobrang tinik. Ah, hindi na kayo natatanim ng ganun? Tinatapo naman, matinik eh. Ah, opo. Ay, sa atin kasi, mga wild din, may katinik. Ibig sabihin ito, bagong variety na ito. Walang tinik. Mamaya na, Winnie, mamaya na. Walang tinik. Ayan, o. Ito po yung ating mga kasama na mamamakyaw ng pinya. Ito po yung ating pinaka-pinya magnate. Ito po, yan. Yan po si Mr. Abileda. Mamamakyaw po ng pinya. At yan po, idadalhin sa palingki ng Mamburaw. Dito sa mga magbubunot. Ayan po, ang lalaki oh, mga kalupa. Pag sa main source po pala talaga makakapili kayo. Dahil dito po sa Tagaytay, maraming variety ng pinya na pwedeng mabiling mura. May 3-100, may 4-100. Meron pong isa 100, meron ano, pong isa 150. Ano, variety ng pinyang walang mata? Ha? Hindi ko po alam. Del Monte. Del Monte. Alam ko lang. Sa lata na rin. Baka naman sa lata na yun. Sa lata. Yung walang mata. Ano ba yun? Meron na, nanay, paano ang technique sa pagbabalat para madali? Gagarinin bago susunin may mata? Hayaan mo na siya, tanggalin mo na. Ay, di makapal. Makapal yun. Pero pag ganito po kalaki, makapal din ang laman eh. Ano po? Yan yung ginagawa natin. Teka. Yan, yan. Nagkipalang nila kayo, ganun lang. Pag gano'n, gano'n mo na agad. Yan na nasa ano eh. Yan na nasa sa Facebook eh, sa YouTube. Anong sabi? Sir Magnate, anong sinasabi sa YouTube? Yan ang madaling pag
ano, putang ina, di ko. Pagbabalat, pagbabalat ng mangga. Yan. Mangga, pinya. Ano ba naman pinya itong meron ba naman negosyante ng pinya na ganyan na mangga? Ayun ay tatanim mo doon. Yeah, ito. Ako yung nakabili ng mga ayun po. Uulihin tayo sa tayo po ay umorder ng supling. Ayan, oh. At dadalhin natin yan sa Mindoro. Isama mo na kayo, tiyo, taga-tanim. Yan po, ay intayin ko ng 2 taon bago ko pa kinabangan. Pero, dinabaling mag-invest po tayo ng ganong katagal dahil bundok naman ang tataniman. Magaling sa walang tanim. Abangan ninyo ang pag-ani. Sundan ninyo ang anong episode na yan. At abangan nyo po ang pag-ani kapag tayo po ay nakapag-sample ng tanim na pinya nito. Isbiani, ano na una? Ganda, lalaki. Isbiani, ito o ito? Alin? Ano ako ng building? Ay, mas malinis na. Para. Ay, ano ito eh.